Ako po si Senator Bongbong Marcos. Ako po ay hindi kasama sa programa at ako ay nandito upang makipag-usap sa ating mga kabataan sa kanilang leadership conference. Ngunit nung nabanggit sa atin ng ating butihing gobernador, Governor JJ, na nandito meron daw Farmers Convention, ay sabi ko kung pwede lang nakiusap ako, kung maaari lang mag-gate crash at makausap ko ang mga magsasaka ng lalawigan ng Quezon. Dahil meron akong ibabalita sa inyo na aming ginagawa sa Senado tungkol sa isang bagay na napaka-importante para sa mga nagsasaka ng niyog, lalo-lalo hindi lamang dito sa Quezon, kung hindi sa buong Pilipinas. Alam niyo po, ako po ay sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnay sa inyo, sa coconut farmers at coconut industry. Dahil aming binabantayan ng mabuti ang nangyari sa cocoa levy fund. At nabanggit lang sa akin, ng ating mabutihing bukal. Ito, pambihira itong farmers convention ninyo, pang showbiz itong para sa inyo. Sabi ko, pwede bang politiko dyan dahil hindi naman ako marunong kumanta. Hindi naman ako marunong kumante, pero marami kayong tigas nagsoshowbiz dito. Ngunit sinabi sa akin ni Bukal Strada na 18% ng buong cocoa levy fund ay dito pala nagaling sa lalawigan ng Quezon. At ang nangyari doon sa cocoa levy fund, nagkaroon ng hinusgahan ng Supreme Court na ang pag-aari ng cocoa levy fund ay sa gobyerno, ngunit bilang tinatawag na trust ownership. Ang ibig sabihin ng trust ownership ay hindi maaaring gamitin yung perang yan kung hindi para sa mga nagsasaka ng niyog, para sa mga industriya, sa coconut industry at sa kanilang pamilya. Ngunit ang ginawa ng palasyo ay kanilang nag-issue ng executive order na ilipat ang mga asset at mga pera ng cocoa levy fund, ililipat sa treasury. Ang problema, kaya namin tinutulan ito, dahil ang problema doon kapag napasok sa general fund o sa treasury, hindi na malalaman, pwedeng gamitin sa ibang bagay yon na hindi para sa mga magsasaka at hindi para sa industriya ng niyog. Kaya kinasuhan namin ito at sa awa ng Diyos ay pinagbigyan tayo ng Supreme Court na TRO yung paglipat. Ngayon gumagawa kami ng batas upang maging maliwanag sa kahit sino man na ang cocoa levy fund, kahit na ang ito ay pag-aari ng pamahalaan, ito ay maaari lamang gamitin para sa mga coconut farmers, ang kanilang pamilya, para sa industriya ng Niyugyugan. Ang paano saan namin pinopropose na gamitin itong perang ito? Napakalaking pondo. Baka hindi ninyo alam, pagka pinagsama-sama ninyo, lahat ng pondo ng cocoa levy fund ay mahigit kumulang mga 200 bilyong piso. Kaya't pinag-iinteresan ng kung sino-sino. Kaya't ito ay tinitiyak nga namin na hindi malusaw, hindi mawaldas at hindi nga magamit kung hindi para sa inyong mga nagsasaka ng niyo. At sa ngayon, ang aming ginagawa ay meron kaming linalakad na batas upang maging maliwanag na ang gagamitin lamang ang cocoa levy fund, yung interest, para sa pataasin ang insurance ng ating mga coconut farmers, at pati yung health insurance para sa kanilang pamilya, pati na para sa replanting dahil medyo matatanda na yung ating mga niyog at kailangan ng palitan, kailangan ng mag-replanting, ay dapat doon gagamitin. Pangatlo, magtayo ng institute para pag-aralan ang iba't ibang maaaring gawin sa niyog at iba't ibang pamamaraan para sa pagproseso ng niyog na magamit na bilang coconut products. At bukod pa ron ay meron kaming pinopropose na lahat ng distrito na merong nagsasaka ng niyog ay malagyan ng isang processing center. Bakit namin ginagawa ito? Ginagawa namin ito dahil para sa akin, ang
ang sektor ng agrikultura sa kasalukuyan ay naghihingalo. Kaya tayo kailangan natin tulungan. Marami tayong naririnig tungkol sa palay, tungkol sa mais, ngunit ang nangyayari lamang ay parang import natin. Sa palagay ko, dahil yung mga kapitbahay natin sa ASEAN, eh magaling na sila at mababang cost of production nila. Malaki ang kanilang ani. Kaya talaga minsan hindi tayo makapag-compete. Hindi tayo na pwede makipag-kompetensya sa kanila. Ngunit, sa sektor ng coconut industry, walang pwedeng sumabay sa atin sa buong mundo. Ang Pilipinas ang pinakamapalad na bansa sa buong mundo pagdating sa pagsasaka ng niyog at sa pagproseso ng industriya ng niyog. Kaya ito sa palagay ko ang magbibigay ng bagong sigla at bagong buhay para sa ating sektor na agrikultura na sa palagay ko sa aking pananaw ay ang pinaka-importanteng sektor sa ating ekonomiya dahil hindi maaari na magkaroon ng matibay na ekonomiya kung hindi matibay ang sektor ng agrikultura. Kaya ipaasahan ninyo na kung kayo mga nagsasaka ng niyo, kayo mga magsasaka na nagbubuhay ng sektor ng agrikultura, kung mamarapatin ninyo, ako ipaglalaban ko hindi lamang sa Senado, kung hindi sa lahat ng mga matataas na opisyal, sa mga matataas na opisina, ipaglalaban natin ang inyong karapatan, ang inyong kapakanan at ang inyong kabutihan para matulungan ang mga magsasaka na siyang nagbubuhay na 70% ng ating bansa. Kaya ako'y namilit na mag-gate crash dito sa inyong programa para ibahagi sa inyo at makapag-report ako sa inyo na meron namang nangyayari, meron namang dahan-dahan nagiging progreso at sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa pagkakaisa natin, magagawa natin ito, makikita natin ito na magiging mas maganda, mas progresibo, mas malawak, mas masigla ang ating industriya ng coconut industry, hindi lamang coconut industry, yung mga magsasaka at ang kanilang pamilya at ang buong agricultural sector. So kayo, yun lang po at sana naman, ito ay magbibigay sa inyo ng konting pag-asa na hindi na siguro tatagal pagdating ng panahon ay mararamdaman na ninyo, yung pinagtsagaan ninyo, pinagsakripisyohan ninyo ay babalik na sa inyo yung mga malaking pondo ng Coconut Levy Fund upang tulungan kayo upang pagandahin ang coconut industry, upang pagandahin ang agriculture sector ng buong Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Congressman Dani, binigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat.